Okay, so yun guys, so yun. Iduduktong ko na dito yung kinukwento ko kasi para baka para hindi kayo mabitin, baka bitin kayo doon sa kwento ko kasi minamadali ko siya nang dahil nga sa oras. Kasi ayoko na talagang mag-edit, ayoko nang gumamit na ng apps kasi abutin ako ng 24 hours so hindi pa matapos-tapos. So yun. So nung ginawa ko yun, yung sabi ko nga sa inyo na naghamunan na kami ng amo ko nang dahil doon sa plane ticket na yun. So yun, nalusutan ko talaga yun. Tsaka pinanindigan ko na. So yun, nung sinabi niya na mahal, sabi ko wala akong pakialam kung mahal man yan, kung magkano man yan. Ang importante, mamakauwi ako ng Pilipinas habang nandun pa yung asawa ko. So habang hindi pa siya nakalipad ng Korea. So pinanindigan ko. So totoo naman talaga na nag-a-apply siya pa Korea. So ginawa ko na lang talaga yung dahilan na ganun. Kasi mostly sa amin, isa ginawa namin dahilan is yung pamilya namin sa Pinas para payagan kami. Kasi walang ibang dahilan na isa idadahilan mo para papayagan ka ng amo mo. So, ganun din ang ginagawa ng mga kasamahan ko. So, nangyari pa ngayon sa iba, meron nag-undas pa. Talagang hindi ko alam kung ano, magkano yung binayad nila. So, siguro mga kalahati ng... Depende. Kasi meron din namang amo na may consideration, pero meron din namang amo na yung talagang mautak din. Kasi ayaw nga nila na aalis ka. So, yun, pagbabayarin ka yung ganun. So, yung iba naman is, nagpapaalam sila, pero talagang sinadya nila na, lipad mo na ng pagka 21, so bumaba sila ng pagka 20. So, mahirap din yung ginagawa nila, yung kanya-kanya kami na diskarte, hala, sige, impake dito, impake doon, kasi naghahabol kami ng oras. So, nangyari sa akin, guys, imbis bababa ako ng 20, ng August 20, so, pinababa ako ng 17, kasi nga, yun ang alam nila, na lipad ko, kasi yun ang nasa ticket ko. So yun. So grabe talaga guys, alam mo maluluka ka talaga kasi para lang paniwalaan ako ng amo ko. So pinakita ko talaga siya ng ticket ko na palipad na Pilipinas. So siguro saka anuhan din niya talaga na kasi siya yung nagbubuk, nag-ano din siya, nagse-search din siya. So talagang pinagtagpo lang. Sabi ko, Lord, tulungan mo talaga ako. Ikaw na lang talaga yung tanging kakampi ko. Kung talagang ibibigay mo to sa akin, tulungan mo ako na malusutan ko to. Tulungan mo ako sa amo ko. So yun, sabi ko wala na ko ibang bukang bibig nun kundi Lord. Ito na to, ayoko nang umatras. Sabi ko, pagkakataon ko na to. So nung nalaman kasi ng amo ko, nung sinabi ng amo ko na ito yung kuhanin mo na ticket, na may ganitong araw ng flight. So yun. So talagang nag-unahan kami. So nakakuha ako nung flight na yun. So sabi ko sa kanya, okay sige ma'am, sabi ko, kasi ang sinasabi ko sa kanya, sa Pilipinas kasi yung kukuha ma'am ng ticket para sa akin. Kasi talagang habol namin na wala pang 20, nandun ako. So, nung kumuha na ako ng ticket, guys, alam niyo ba, nung pinakita ko na sa kanya talaga yung ticket, kung ano yung lipad, galit na galit. Kasi sabi niya, wala daw akong respeto, sabi niya. Ba't kumukuha, no? Pati nga, nagagalit pa siya pati sa Pilipinas, wala daw respeto sa kanya. Kung kumbaga, nagde-decision lang daw kami na kukuha-kuha ng ticket na hindi man lang daw niya. Sabi ko, ano hindi mo alam? So, ikaw nga mismo sa akin nag-suggest na ganito yung available na flight. So, syempre, sinabi ko doon sa Pinas para makuhanan ako. So, ang gusto niya, talagang inano niya talaga ako. Kasi talagang pinahirapan na niya ako ng konti. Kasi ayaw niya talaga akong umalis. Talagang ayaw niya. Kasi mga pamilya niya, yun ang sinasabi. Ayaw talaga nila na umalis ka. Magkano ba sahod ang gusto mo? Na para manatili ka lang. Sabi ko, kahit dublihin nyo pa, sabi ko, kahit dublihin nyo pa, uuwi ako. Tingabang ko, no? Kahit dublihin nyo pa. Siyempre, guys, inisip ko, kahit sahuran, kahit sabihin ko man na bigyan niya ako ng ganito kalaking halaga ng sahod, eh, siyempre, hindi naman nila kayang ibigay, hindi naman nila kayang tatapatan kung magkano yung sasahurin ko dito. Chikwa pa kaya, Diyos ko. Alam nyo naman. So, yun. Alam na this. So, nangyari doon, galit na galit siya. So, siyempre, kasi nga sa drama ko na yun, na talagang pang FAMAS award, pang Oscar award, ano pa yung mga daming award dyan. So sabi ko sa kanya, tumawag siya galit na galit. Sabi ko, ma'am, kung pinoproblema mo yung ticket ko na kumuha ako ng, so kumuha pala ako ng 15 noon. 15 yung flight ko. Sabi niya, ano daw, bakit daw talaga, ano ba daw talaga yung dahilan, bakit daw ako nagmamadali. Sabi ko, ma'am, kailangan kong umuwi ng Pilipinas before 20. So sabi ko sa kanya, sabi, hindi ba daw pwede na mag-extend lang muna ako na isang month? Sabi ko, hindi na. Sabi ko, kailangan ko na ngang umuwi eh, before 20, sabi ko. So, parang nagkainita na kami. So, ang ginawa niya, nagalit siya sa akin. So, alam niyo ba kung anong ginawa ko? Sabi ko, ma'am, huwag mong problemahin yan. Ngayon din, itatawag ko yun sa Pilipinas, ipapakansel ko yung ticket na yan, papalitan ko ng ibang araw. Dito mahimik siya. Sabi niya, siguro niya,
itong babae na to talagang ganito ganyan, ginigipit ako. Sabi ko, magkagipitan na tayo. Kasi syempre, inisip ko rin sarili ko, inisip ko rin pangarap ko. So, hindi naman habang buhay na magtatagal ako sa kanila, na habang buhay doon na lang din ako. So, may magandang opportunity ako dito. So, laban na this. So, yun. Talaga, sabi ko, wala nang atrasan. Ako pa kaya? Ako pa? Sabi ko, huwag mo kong subukan. Sabi ko, magkasukatan tayo. Hindi mo ako kaya. Hindi mo ako masusukat. Hindi mo mapapantayan yung kalukuhan ko dito. So, yun. So, yun. Talagang gipita na. So, anong nangyari? Nung sinabi ko sa kanya na, sige, sabi ko, yun na naman para ang problema. Huwag mong problemahin. Sige, mamove ko ng ibang araw. So, ang lakas na loob ko is, talagang tinawag ko, kumuha ako ng ibang ticket talaga na ang schedule is 17. Kasi ang alam niya talaga is, last na schedule ng flight is 17. Wala nang 18, wala nang 19, wala nang 20. Mayroon man, siguro 22, 23. Yung mga pagano. Sabi ko, hindi na po pwedeng umabot ako sa lalagpas pa ako ng 20. Sabi ko, kahit magkano yung ticket na yan, so last na ano, sabi niya, eto na lang, 17. Sabi ko, okay, go. 17, kukuhanin ko yan. Sabi ko, huwag mo nang problemahin yan. Sila na pabibilihin ko dun sa Pilipinas. So yun, sabi niya, isip-isip, pero wala talaga akong kawala sa babae na to. Lagi ko siyang nauunahan, lagi ko siyang inuunahan. Kasi alam niyo ba guys, nag-aaral pala ako ng online. Yun nga, nag-aaral pa lang ako. Nung nag-start na ng processing na ng documents, kaya planado na lahat. Planado ko na talaga kung ano yung dapat kong gawin. Na pwede kong gawin na hindi ako mahahalata o hindi ako mahuhuli ng amo ko. Kasi alam ko, kilala ko na kasi sila. Kaya talagang planado ko na yun. Ginawan ko na talaga ng plano. Paano ko sila lalayasan? Sa magandang paraan naman. Hindi naman as in lumayas lang ako na ano. Siyempre, mabaitin kaya siya sa akin. So, sa magandang paraan. So, siyempre, nandun pa rin yung respeto natin. So, yun. So, sabi ko sa kanya, okay ma'am. Sabi ko, hindi na ako tutuloy sa 15. Sabi ko kasi last flight dyan ng 17. Wala akong pakialam kung magkano yung ticket niyan. Kukuhanin ko yan. Ipapabili ko yan sa kanina. So, yun. Nung hawak ko na yung ticket ko na flight ko na ng 17, lapag. Sabi ko, ayan, andyan na yung ticket ko. Sabi ko, sabi niya, magkano ba yan? So, nakita niya doon is 3,000 plus yun, Hong Kong dollars. So, wala na siya masabi. So, ang nakakatawa pa guys, kasi kung ano yung airlines ko, talagang chinek niya. So, nakita niya doon. Nakita niya doon talaga na yun yung oras ng flight, yun yung oras ng... Okay. Kasi yung pinakita ko na ticket is katugma doon sa... Synerge niya. So, yung ano talaga, ganun talaga siya. As in, real ticket talaga siya. Flight pa Pilipinas. Pero nga lang, hindi ko nilipad. Hindi ko siya nilipad. Kasi nga, dito ako. So, yung nangyari, bumaba ako ng 17. So, okay pa yung ano namin. Kasi wala na siyang magawa. So, magalit man siya, wala akong pakialam na. So, yun. Nagiging okay naman kami. Nung pag-alis ko, okay naman. So, nandun pa sila, nagbabay. Pero yung lalaki, hindi talaga lumabas. Hindi napapakita pati yung alaga ko. Hindi na ako nag-ano. So, before that day, siguro mga 16 yun nga, may farewell party kami. So, nagpaalam na ako. Magandang usapan ito. Magandang kadramahan din. So, yun. Drama-drama na lang para paraan. So, umalis ako ng 17. So, flight namin is 20. 21. So, nag-ano muna kami. Nakik-ano muna kami sa mga boarding house. So, nag-ano muna kami ng boarding house. Kasama yung kaibigan ko, yung close friend ko sa HHS din. Doon ko siya nakilala. So, magkasama muna kami. So, doon na yon, doon na kami nag-impake, doon na kami naghakutan ng mga gamit. So, ang ginawa ko is, yung mga gamit ko na kung saan ko pinag-iiwanan. So, nasa 6th floor ako, iniwan ko doon sa 7th floor. So, ang ginawa ko guys talaga, hating gabi, pinuntahan, binalikan ko doon. Pero nagtago lang ako. Nagtago ako sa baba, hindi ako nang papakita. So, yun, kinuha ko lahat ng mga gamit ko, nag-taxi kami, papunta kung saan kami nakakuha ng apartment, ng boarding house, para doon na kami magka-impake. So, meron pa kaming ilang araw na makapag-impake. So, nakapamili pa kami ng mga gamit na gusto naming dalhin dito kung ano-ano na lang na paninigurado na pagdating dito hindi kami magutom. Kasi syempre nga, saka sa out of curiosity kung ano man ang ano man ang mangyari pagdating mo dito so hindi ka magugutoman kahit papano may laman yung maleta mo na may mga pagkain kami kompleto yun. So, may mga noodles, kung ano-ano pa yung mga biscuits. Basta iba, madala pa ng mga gatas. Kung ano-ano na lang na pinagdadala namin, nadagdag pabigat lang doon sa bagahe namin. So, yun. Alam niya naman tayo mga Pinoy, takot tayo magutuman. So, yan ang ginawa namin. So, ganun din yung sa kaibigan ko. So, nauna siyang bumaba kasi yung ganin ang drama niya is, ang lipad niya is ganito, ganyan. So, talagang pinuntahan ko din siya, tinulungan ko din siya maghakot ng mga gamit niya. So, nag-antay siya sa akin siguro mga isang gabi, dalawang gabi. Sumunod din naman ako. So, yung tinulungan niya. So, ganun, nagtutulungan kami guys kasi, ano na, wala na. So, markabahala na lang talaga. So, yun ang nangyari talaga sa amin. So,
Masama, hanggang ngayon guys, masama pa rin yung loob ng amo ko sa akin kasi hindi pa rin niya talaga matanggap. So, tanggap na naman ng mga kapatid niya, pati yung sa lalaki, lalo na sa lalaki, tanggap na naman nila na ganun talaga. So, wala na akong magagawa kung hanggang ngayon galit pa rin yung amo kong babae kasi talagang ayaw niya akong palisin kasi super, super close kami nun. Para na kaming magkapatid talaga yun. Talagang umiiyak, umiiyak siya nung umalis talaga ako. Sabi ko, siguro lang kung hindi lang to dumating tong pagkakataon na to, siguro hanggang ngayon nandyan pa rin ako. Kasi mahirap din naman talaga humanap ng amo na katulad nila. Kahit minsan may saltik. So, okay lang yun kasi game naman tayo dyan. So, yun ang ginawa namin discarte. So, habang nag-antay kami ng flight namin, so, ginawa na namin lahat. Ni-ready na namin yung mga gamit namin. So, yung mga pagahin namin. So, 23 kg lang. Tapos, nagpapalit na kami ng pera na babaunin kahit kunti. Yung mga ganun. So, yun, nalagpas na naman namin lahat, no, nung palipad na kami. So, sama-sama naman kami lahat na nakalipad na. So, ayun, grabing pagsubok, guys. Sa grupo namin talaga, talagang sinubok talaga kami, hindi lang ako. So, talagang kinaya namin, talagang, hindi na nga, hindi ko na nga lubos maisip, sabi ko kung paano ko pa ba nagawa yung mga yon sa kagustuhan ko talaga na makapunta dito. So, lakasan lang talaga ng loob. Talagang malakas lang talaga ng loob ko, guys. Tapos, once kasi pag sinabi ko na yun, kung ano yung sinasabi mo, paninindigan mo na hindi mo na pwedeng bawiin. Kasi pagka nahuli ka, so, hindi ka na paniniwalaan pa. So, yun. So, grabing pakiusap nila sa akin. So, hindi na talaga ako pa nagpapadala. So, yun. So, ganun pa rin. Ganun pa rin yung pinapakita ko sa kanila. Okay pa rin. Para wala silang masabi. So, hindi ko naman sila pinapabayaan. So, bago ako umalis, talagang ginawa ko yung ano yung dapat kong gawin. So, at least maayos akong umalis doon sa kanila. Pero, patawarin talaga ako hanggang ngayon. Hindi pa nila alam na nandito ako. So, kaya nga minsan guys, ayaw kong gumawa ng video sana. Kasi, baka mamaya kumalat or siyempre sa kaka-search-search. Pero, kung makita man nila itong video na ako, so bahala na sila mag-google para maintindihan lang kung ano yung sinasabi ko. Tsaka kung ano man yung mapanood nila, kung panunuorin man nila at ipapatranslate nila sa iba. So ano ngayon, nandito naman ako na. Tsaka wala naman ako utang sa kanila. So okay lang yun. So maayos naman yung kalagayan ko dito. Maayos naman sila doon. So far wala na akong, may mga kakaunti pa akong update. Pagka yung mga kapatid ay ina-update ako dito. So yun, namimiss ko rin naman. Pero siyempre, nasa ibang ano na tayo. So, mag-umpisa. Mag-move on na lang. So, mag-move on na lang. So, yun guys. So, yun yung mga, ano, yun yung mga diskarte ko talaga na ginawa ko. Na talagang, nagsinungaling ako na, oo nga, ginamit ko naman yung pamilya kong dahilan. Pero, hindi naman sa masamang dahilan. So, hindi naman sa masamang paraan. So, yun. Humanap na lang din kayo ng mga kunting, ng mga alibay nyo kung paano nyo no, talaga. Ano yun. Tapos, yun pala, kasi yung kasamahan namin ng iba, mas may maagang nagpaalam. So, ang alam ko kasi guys, pag 1 month notice ka guys, so mayroon ka pang 14 days na manatili dyan sa Hong Kong. So, siguraduhin nyo muna na bago kayo mag 1 month notice, hawak nyo na yung permit ID nyo. Ready na kayong palipad kasi baka mamaya, mauna kayong mag 1 month notice, wala pang kasiguraduhan yung lipad nyo. Baka mamaya mapurnada pa yung pag-stay niyo dyan sa Hong Kong. So, mahirap yon. So, sana nga lang hindi mahigpit. So, siguraduhin nyo muna. Kung meron kayong mga katanungan na talagang gusto nyo itanong, panigurado na hindi din kayo mapapasubo dyan sa pag-alis dyan sa amo nyo. So, kung meron man kayong hindi man talaga kaya, kung kailangan nyo talagang mag on the spot kayo na baba, so, siguro may mga amo na pagbabayarin talaga kayo niyan. So, maghanda-handa na kayo ng pera na pambayad. Pero kung may pagkakataon naman na mag 1 month notice kayo, so, mas maganda na yung mag 1 month notice para makahanap din sila ng kapalit mo. At least meron pa silang isang buwan para makahanap ng kung ano yung gusto nilang gawin. Kasi di ba aalis ka na. So, yun. So, depende kasi sa amo din yun kung maintindihan ka nila o hindi. Pero sa akin naman, hindi ko naman pinagsisisihan na nagsinungaling ako kasi kung hindi ko ginawa yun, so talagang mahirapan ako. Kasi nga ayaw talaga nila akong umalis. So, yun. Kasi nga, sabi ng babae, kausapin mo yung sister mo, i-message mo, kasi ayaw niya, hindi siya naniniwala sa rason mo. Kasi nagulat talaga sila, guys. Grabing drama ko, tapos bigla na lang ganun.
Uuwi, tapos may petsa pa. Ano ba daw talaga yung hinahabol ko? Bakit may petsa pa? Pero pinandigan ko na. Sabi ko, eh syempre, lilipad na yun. Tapos kulang na lang sabihin nila, saka na lang kami maniwala pag may tigit na yung asawa. Pinaghandaan ko na rin yun. Pag sasabihin nila sa akin na, saka ka lang nila, saka ka lang namin pauwiin pagka, sigurado, sinabi talaga nila yun. Sabi ko, sigurado ka ba talaga na makakaalis na yung asawa mo? Baka mamaya na ito ganyan. Sabi ko, ma'am, tapos talagang iniipit nila ako na, parang yun, pag hindi, sabi ko, ma'am, makaalis o hindi yung asawa ko, kailangan pizza 20, wala pang 20, or pizza 20, nandoon ako. So talagang, sige na, mag-away na tayo kung mag-away, magtalo na tayo kung magtalo. Sabi ko, wag lang nila talaga akong pipilitin na lumaban sa kanila. Kasi nagpaalam ako ng maayos, puno ako ng respeto nung sinabi ko yun sa kanila, pero wag nila akong sasagarin. Kasi pinaghandaan ko na rin yun. Kumbaga, plinano ko yun, guys. Pero, nandoon na yung good side at saka bad side. Kung ano talaga yung kahinatnan sa pag-uusap namin. So, nakahanda na yung pang good side. Pero kung sakaling bad side man yung marinig ko. So, kung nakahanda na rin yung pantira ko. Talagang titirahin ko talaga sila. Kasi hindi na ako magpapapigil. At saka hindi nila akong pwedeng pigilan. Kasi sabi nga, paano? Saka ka na lang ano? Saka ka na lang umuwi pag sure na talaga kasi wala pa namang petsa kung kailan yung flight. Sabi ko, ma'am, may petsa o wala, uuwi ako. So sabi ko, hindi na magbabago yung isip ko. Ginawa ko na lahat, tinulungan ko na sila makahanap ng kapalit, nandoon na. So yun, sabi niya, okay naman daw. Sabi ko, ma'am, pwede mo na mapapuntahin dito yung kapalit ko eh. Sabi niya, ganito ganyan, okay naman, kaya ko pa naman kasi ganyan, meron naman tutulong. Sabi ko, oh, sige, okay. Sabi ko, pasensya na talaga, sorry talaga, hindi na magbabago yung isip ko. So, yun na lang yung sinabi ko. Pero nung ano talaga, nung inano ko na talaga yun, nung sinabi ko na talaga yun, is parang, ang bigat-bigat talaga guys sa loob ko. Pero, syempre, wala na eh, wala na tayong choice eh. So, panindigan mo na kung ano talaga yung kagustuhan mo. Kasi, pangarap na natin to. So, hawak na natin. So, yun. Huwag na nating pakakawalan pa. So, sawa ng Diyos naman, nalagpasan ko naman yun. So, yun. Lahat naman kami nakapunta na dito. So, hindi nga lang, talagang magtatawa na lang kami kapag naaalala pa namin yung mga kadramahan namin sa buhay kung paano talaga kami nagpaalam sa amo namin. Kasi kanya-kanya talaga kami drama. So, yun. Ako kasi yung pasimuno eh. Kung minsan may magsasabi ito sa grupo, ano kayo ito? Ako kaya dito, dalawa, alam niyo ba, ganyan gawin. Ako yung nagtuturo, sabi ko, ganito gawin niyo, ganyan gawin niyo. Drama na talaga, dramahan yun na, pang famous award ko. Kung gusto, kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Talagang sabi ko, kasi wala na atrasan to. Kasi pag once na mangyari na hindi ka makakasabay, ang problema dyan pag hindi ka makakasabay kasi, mahihirapan yung magsundo sa'yo. Kasi ang layo namin, from Helsinki. So from Helsinki, bibiyahe pa kami ng ilang oras papunta dito sa Oulu kasi by bus, sinundo lang kami ng bus. So napakalayo ng binahe namin guys. Super ang layo ng binahe namin. So guro, Diyos ko, nakakapagod siya. So pag ikaw na lang isa maiwan, iwan ko kung susunduin ka pa. Siguro susunduin ka. Pero syempre nakakaano din naman na mag-isa ka lang na susunduin. So sawa ng Diyos naman talaga. Hindi naman kami pinabayaan. Kasi nakikita niya man talaga kung ano yung mga kagustuhan talaga namin. So, lahat kami nakalipad sa araw na yun. Safety kami dumating dito. So, ayun, may konting ano lang doon sa airport, pero pasensya na't hindi ko pwedeng banggitin dito kasi medyo sensitive siya. So, yun, huwag niyo na lang din itanong. So, ang mahalaga is, nandito na kami. So, safety kami na, dumating lahat. So, yun guys. So, kung mayroon pa kayong ibang naisip na dahilan na kapanipaniwala para lang makaalis kayo dyan sa amo nyo, planuhin nyo na ngayon pa. So, planuhin nyo na yan. Panindigan nyo talaga kung ano yung sinabi nyo, wala nang bawian. So, maawa man kayo. Maawa man. Siyempre, maawa din tayo. Pero huwag tayong magpapatalo sa awa natin kasi nandito na to. So, hawak na natin. Atin na to. So, huwag na natin pakakawalan pa. So, yun guys. So, ayun. So, yun. Natapos ko rin yung kwento ko. So, pasensyahan nyo na talaga guys kung chapter-chapter itong ano ko. Continuation. Kasi nga, naghahabol ako ng minuto lang sa video ko. Kasi, pag hinabaan ko siya ng video, hindi siya buo talaga na video. So, mahahati siya. So, pag nahahati kasi yan siya guys,
gagamit kasi ako ng apps para idudugtong yan. So, ang problema ko kasi, yun nga sabi ko, pag sinisave ko na siya, ang bagal niyang mag-save, tapos minsan bumabalik pa siya pag wala full storage na. So, nagre-reklamo na yung phone ko. So, kailangan ng palitan. Wala pa akong pampalit kaya. So, wala pa akong, wala pang pampalit kasi ang dami ko pang ano. So, yun. So, yun, natapos ko rin yung video na to. So, sana guys, maghanap na kayo ng, maghanda na kayo ng idea nyo kung paano kayo magpapaalam dun sa amo nyo. Basta siguraduhin nyo muna na hawak nyo na yung permit ID nyo bago kayo mag 1 month notice. So, huwag nyo nang problemahin yun kung siguro mapaaga man or malilate kayo ng kundi sa pagbaba. Basta tansyahin nyo lang kung ano mang mangyari. Ang importante, nagpaalam kayo. Magpasa kayo doon sa immigration ng 1 month notice. Papayog yung amo niya, tsaka hindi. Ang importante, alam ng immigration yun kahit anong mangyari pagdating ng baba mo. So, mayroon ka ng record doon na nag-submit ka na ng 1 month notice. So, papaya yung amo mo. So, hindi na kanila pwedeng pigilan kung ayaw mo na talaga. So, hindi kanila mapipilit. So, kung kailangan kung may ano ka ng irang araw, malilate ka ng irang araw, pwede mo naman silang bayaran. So, yung ganun. So, siguraduhin nyo muna na hawak nyo muna yung complete documents nyo na makakalipad na talaga kayo para hindi kayo mapapasubo dyan sa pagpapaalam pagba 1 month notice nyo. So, para maplanuhan nyo pa talaga kung kailan nyo gawin yung pagpasa ng 1 month notice na itataon nyo na magkaroon din kayo ng isang buwan pa para makahanap din ng kapalit yung amo nyo. So, yun guys. Ano pa nga ba? Yun na nga lang muna siguro sa ngayon. So, ayan. So, sana guys may nakuha kayong idea. So, maghanap na lang din kayo ng ibang parang kung mas mayroon pa kayong magandang paraan bukod dun sa akin na mas maganda pa. So, yun. Gawin nyo na. Planuhin nyo na habang maaga pa. Para pagdating na panahon na magpaalam kayo is kabisadong kabisado nyo kung ano yung gusto nyo sabihin. So, ayan. So, yun na sabi ko na lahat. So, hopefully makagawa ako ng pero nasabi ko na sa iba ko pang video yung tungkol doon sa mga ticket, yung tungkol doon sa bagahe. So, yun, pag may mga tanong na lang kayo, i-comments nyo dyan para makahanap ako ng idea kung ano pa yung gusto ko na sabihin. So, yun, as usual, magbababay muna ako sa ngayon. So, salamat ng marami doon sa mga nanonood. Pasensya na at mabilis ako magsalita kasi yun, habol na habol ko yung oras dito. So, yun. So, share nyo na. So, sa mga naka-HSS pa dyan, online class na yung papalipad na papunta na dito or may mga schedules na kung kailan may target na date. So, ayan. Manood kayo dito para mayroon kayong idea or mas maisip pa kayong magandang idea bukod sa akin. So, hawak na natin to guys. Huwag na natin pakawalan pa. So, bye-bye for now and keep safe everyone. So, God bless to all of us. Thank you for watching again.